Pagkatapos ng gabing yun, maraming tanong sa kanyang sarili si Jacob. Ngunit sinasarili lamang niya yun, ayaw niyang malaman ng mga magulang niya na may agam-agam siya sa kanyang pagkatao. Nagsimula na rin siyang makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan. May ginugusto siya pero hindi niya mawari kung ano yun. Nawawalan siya ng gana sa pagkain, paminsan-minsan niya rin namamalayan ang sariling dinadakma ang alaga nilang mga manok. Mabuti na lamang at nagigising siya bago pa man niya ito napapatay. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinahawakan ang mutya ng mais. Naibalik ito sa kanya ng gabing muntik nang may hindi magandang mangyari sa pamilya niya. Nahulog ito ni Mang Ramon bago ito tumalon sa talahiban at nawala. Sa kabila ng paglipat nila ng tirahan ni Archie at ang asawa nito sa kabilang baryo, paminsan-minsan pa rin dinadalaw ng mga pangyayaring alam nilang hindi nila matatakasan hanggat buhay si Mang Ramon. Si Jacob ang magpapaalala sa kanila na may nagbabadyang panganib hanggat nasa poder nila ang ngayon naganap ng binata na si Jacob. Habang ang matandang si Lolo Eduardo naman ay hinahasa ito sa kabutihan. Kahit pa alam niyang may dugong gabunan nga ito. Hindi man agad nila nakita pero nararamdaman niya ito. Ginagawa niya ang lahat upang maging mabuti si Jacob sa kabila ng pagkatao nito. At balang araw magagamit nila ito laban sa sariling ama. Hay, ilang taon na rin ang lumipas, Archie. Nag-asawa na sina Janjan at Gerson pero binabagabag pa rin ako sa maaring mangyari sa oras na malaman ni Jacob ang tungkol sa kanyang ama. Wika ni Maricon sa asawang nakatanaw sa pananim nilang mayayabong. Nakita niya rin ang mainit na kaping nasa harap nito, ni hindi man lang ito nabawasan. Paniguradong naaalala din ng asawa ang naalala niya. Kaya ito walang imik at nakatingin lang doon. Maya-maya pa ay dilingon siya ng kanyang asawa na bakas ang pagod sa mukha kahit umaga pa lang. Wala naman ang maglolo dahil maaga itong nag-insayo sa bakanting lote, hindi kalayuan sa tinitirikan ng kanilang bahay. Gustuhin man ni Maricon na ilayo ito at dalhin sa malalayong lugar pero wala na siyang magagawa dahil ito mismo ang may gusto na ayaw umalis sa lugar ng tuluyan. Nag-aantay na lang ako na si Jacob na mismo ang magtatanong sa atin, Maricon. Sa totoo lang, hindi ko na rin kayang itago pa sa kanya ang lahat. Wika ni Archie sa kanyang asawa at hubigop sa kaping nasa kanyang harapan. Maya-maya pa ay natanawan nila ang maglolo na paparating na sa kanila, kaya tumigil na rin sila sa pag-uusap. Inayos na lamang ni Maricon ang lamesa para makapag-agahan na sila. Sinipat ni Jacob ang pagkain na nakahanda sa kanilang lamesa. Isang tingin pa lamang niya sa mga yun, bumaliktad na ang kanyang sikmura. Ngunit hindi niya malaman kung ano ang dahilan. Mas malala pa siya sa buntis na naglilihi. Napansin iyon ng mga magulang kaya agad siyang pinaupo ng mga ito at binigyan ng tubig. Pa, baka naman po pwedeng hinahinayan mo lang po si Jacob sa pag-iinsayo na yan. Ilang beses ko nang nakikita si Jacob na nanghihina ng ganito. Sabi ni Maricon. Agad naman siyang pinakalma ni Archie habang si Lolo Eduardo ay tinignan lamang siya marahil hindi alam ng anak ang totoong dahilan ng panghihina ni Jacob. Baka nawala sa isipan nito ang totoong pagkatao ng kanilang anak. At ang dahilan kung bakit nanghihina ito. Ayos lang yan, Maricon. Alam ni Papa ang dapat gawin. Sige na, magagahan na tayo. Mas lalo lamang lumakas ang kutob ni Jacob na may itinatago sa kanya ang mga magulang. Lalo pa at noong tinatanong niya ang mga ito tungkol kay Mang Ramon ay wala silang maisagot sa kanya at nililihis nito ang usapan. Hanggang sa naiwala na ito. At sa huli nakakalimutan ngunit sa bawat kakaibang nararamdaman ng binatang si Jacob, sumasagi sa kanyang isipan ang malakas na enerhiyang nanggagaling sa kanya nang gabing muntik na silang atakihin ng nakakatakot na nilalang. Madalas niya iyong binabalik-balikan ngunit hindi niya alam kung paano iyon palalabasin.
dahil sa tuwing sinusubukan niya, mas lalo siyang nanghihina. Apo, alam ko ngayon na marunong ka ng manggamot. Subukan mong ilagay ang mutya sa tubig at iyon ay inumin mo. Baka sakaling gumaling ang nararamdaman mo. Wika ng matanda kay Jacob na nakahiga at nanghihina ito at sinusubukan lunukin ang laway na hindi mawala-wala sa pagtulo sa kanyang bibig. Nanginginig ang mga labi at parang may kung ano sa kanyang tiyan na nag-uudyok na may gagawin siya para dito. Sige po, Lolo, sagot ni Jacob. Dahan-dahan siyang tumayo at ginawa ang sinabi ni Lolo Eduardo sa kanya. Ngunit nang makita niya ang manok na nasa bintana ng kusina nila, mas lalong lumakas ang kakaibang nararamdaman niya at mas mabilis pa sa alas 4 nga nadakip niya ang manok. Nang akmang kakagatin niya na ito, mabilis din iyong hinatak ng matanda palayo sa kanya. Galit siyang tumingin dito ngunit nang hinipan ng matanda ang kanyang noo, kaagad siyang kumalma. Gumaan ang pakiramdam ni Jacob nang mainom niya ang tubig na pinalagyan ng mutya ng mais. Nawala ang kakaibang nararamdaman niya sa kanyang tiyan. Ngunit alam ng kanyang Lolo Eduardo na pansamantala lang yun. Dahil kahit nasa malayo ang ama nito, ay gumagawa ito ng paraan para pukawin ang natutulog na halimaw sa loob ng katawan ng anak. Hindi rin kaya ng mutya ang kapangyarihang taglay ng gabunan na si Ramon, lalo pa at dugo niya ang nananalaytay sa katawan ni Jacob. Isang gabi, mahimbing na natutulog ang lahat, pero kaunting ingay lang nagigising si Jacob. At dahan-dahan itong bumabangon at tinitignan kung ano ang maingay na nasa labas. Pagkatapos ng ilang hakbang, narating niya ang pinagmulan ng ingay. Isang inahin nilang manok at kakapisa pa lamang ng mga itlog nito. Iyon siguro ang dahilan kaya maingay ang manok. Pabalik na si Jacob sa kanyang silid nang makita ang maitim na anino ng nilalang, hindi kalayuan sa kanyang tinatayuan. Nilingon niya ito pero agad itong nawala at nagpalinga-linga siya para hanapin yun pero talagang hindi niya na makita. Nagulat na lamang siya nang nasa harap niya na ito. Malayo sa kanyang nakita kanina na parang malaking aso. Kamusta ka na, Jacob? Matagal na rin mula nang huli tayo nagkita. Marahang wika ni Mang Ramon sa kanyang anak. Unang tingin pa lang rito, alam niyang anak niya ito. Nagsisi siya kung bakit inakala niya noon na bunga ito ng kataksilan ng asawa. Namuo ang galit sa kanya nang mapagtanto kung gaano katagal nang nawalay sa kanya ang anak. At kagagawan ito ni Lolo Eduardo. Sa isip-isip ni Mang Ramon, hinding-hindi na niya sasayangin ang pagkakataong ito. Dahil ito lamang ang tanging ambag niya sa lahi nila. Huwag na huwag kang magkakamaling atakihin ulit ang mga magulang ko, Mang Ramon. Baka hindi ako makapagpigil at matuluyan na kita. Sabi ni Jacob. Sa kabila ng pagiging marahan ng boses ni Mang Ramon sa kanyang anak, galit ang sukli nito. Nasaktan siya sa tinuran ng sariling anak. Tinawag nitong mga magulang ang kanyang kaaway. Naghihimutok siya sa galit, gusto niyang iparating sa anak na siya ang tunay na ama nito. Ngunit alam niyang mas lalo lang itong magagalit sa kanya. Kaya may namuong plano sa kanyang isipan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit malakas ka? Kung bakit may kung anong hayop na gustong kumawala dyan sa katawan mo, Jacob? Hayaan mong turuan kita kung paano maging Huwag mong tangkain lasunin ang utak ko, Mang Ramon. Kung ako sa'yo, umalis ka na rito at huwag ka nang babalik pa. Singit ni Jacob kaya hindi na naituloy ni Mang Ramon ang kanyang nais sabihin. Bahagya nang tumaas ang boses ng binata, ngunit sinikap pa rin nitong huminahon at ayaw niyang magising ang kanyang mga magulang na mahimbing na rin natutulog sa mga oras na yun. Maya-maya pa, mabilis na naglaho si Mang Ramon, bitbit ang namuong galit sa kanya. Bumalik na naman sa pagkakahiga si Jacob ngunit nawala sa kanyang isipan ang antok.
nagpabalik-balik sa kanyang isipan ang sinabi ni Mang Ramon sa kanya. At sa totoo lang, unti-unti na siyang naniniwala sa mga kutob niyang itinatago sa kanya ng mga magulang niya. Hindi na binanggit pa ni Jacob ang pagpapakita ulit ni Mang Ramon sa kanyang mga magulang dahil ayaw niya muling magkagulo pa. Ilang araw ang lumipas hanggang sa muling sumapit ang kaarawan ni Jacob. Napakasaya niya ng mga oras na yun kasama ang kanyang kinikilalang pamilya. Ika-22 kaarawan na nayon, kaya naman talagang pinaghandaan iyon ng mga magulang niya. At nakatakda na rin sa araw na yun na ipapasa sa kanya ni Lolo Eduardo ang pagiging manggagamot nito. Dahil gusto nitong magpahinga at umaasa itong magiging maayos ang lahat. Napuno ng tawanan, yakapan ang loob ng kanilang bahay. May kaunting handaan para sa mga bisitang dumalo at kinagabihan naman ay nag-inuman sila. May dalang ilang bote ng lambanog ang mga kababaryo nilang dumalo doon. Kaya iyon na lamang ang ininom nila. Nang gabing yun, agad na nabighani si Jacob sa isang babaeng bisita nila. Hindi pamilyar sa binata ang babaeng nagpakilalang Patricia. Ang sabi nito, taga-kabilang baryo ito at ayon pa dito, pinagaling ng Lolo Eduardo niya ang ina nitong may sakit. Kaya bilang pasasalamat, dumalo ito sa kanyang kaarawan upang personal na pasalamatan ang matanda. Hindi may paliwanag ni Jacob kung bakit ganun na lamang ang bayolenteng pagtibok ng kanyang puso para sa estrangherang babae. Aminado siyang ngayon pa lang talaga siya nakaramdam ng ganun. Kaya hindi na magkamayaw ang ngiti niya tuwing magtatama ang mga mata nila ni Patricia. Habang lumalalim ang gabi, mas lalong nagkakalapit sina Jacob at Patricia sa isa't isa. Matagal silang nag-uusap habang magkatabi sa mahabang upuan. Sa kabilang banda, kabadong-kabado naman si Maricon dahil kilala niya ang ina ni Patricia. May lahing bangkilan ito, ulahi ng aswang na may kakayahang gawing aswang ang isang normal na tao sa pamamagitan ng halik. Kaya rin nilang magpalit ng anyo sa isang baboy ramo. Kaya naman pilit niyang sinesenyasan ang anak pero talagang nalulunod ito sa mga tingin ng dalaga at siguro ay lasing na rin. Alam ni Jacob na nagsisinungaling si Patricia. Nararamdaman niya yun. Hindi totoong pinagaling ng Lolo Eduardo niya ang ina nito. Dahil simula nung may umatake sa kanila ay hindi na siya nawalay sa kanyang Lolo Eduardo. Kilala at alam niya lahat ang mga ginagamot ng matanda at hindi niya natandaang nakita si Patricia. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit sa kabila ng lahat gustong gusto niya pa rin ito. Lumipas pa ang ilang oras, unti-unti nang nagpapaalam ang mga bisitang nakipag-inuman sa kanila. Kaya naman nakakuha ng tiyempo ang mag-asawa para lapitan ang anak. Jacob, tama na yan. Matulog ka na. Maaga pa kayo bukas ng lolo mo. Wika ni Maricon sa anak habang si Archie naman ay bahagya na rin pumipikit ang mga mata dahil may kalasingan na rin ito. Matalim ang tingin na ipinukol sa kanila ng dalaga bago ito tumayo at pinagpagan ang sarili. Mapa, hindi nyo na kailangan sabihin sa akin ang lahat. Alam ko kung bakit hanggang ngayon binabalik-balikan pa rin tayo ni Mang Ramon. Sabi ni Jacob. Tumawa ng pagak si Jacob bago ito tumayo at hinarap ang mga magulang na gulat na gulat sa kanyang tinuran. Dahilan para natameme ang mga to. Nahagip naman ang tingin niya ang napangiting si Patricia sa gilid. Totoo pala talagang hindi niyo ako tunay na anak, no? Akala ko guni-guni ko lang yon sa paraan ng trato ni na kuya sa akin. Pero ngayon na, alam ko na ang lahat. Nasasaktan ako sa katotohanan ng isa pala akong halimaw. Dagdag pa ni Jacob. Sinubukang abutin ni Maricon ang anak pero umatras ito. Nagsimula nang pumatak ang mga luha niya. Pero anak, Jacob, anak ang turing namin sa iyo.
Pinalaki kita bilang tunay na anak at kailanman hindi ko inisip na isa kang halimaw. Maniwala ka sa akin, anak. Humagulgol na si Maricon habang si Archie ay inaalalayan ang asawa. Si Lolo Eduardo naman ay tahimik lang sa gilid. Pinagmamasdan ang reaksyon ng kanyang apo. Nagsinungaling kayo, ma, pa, at lolo. Lahat kayo. Ngayon alam ko na hindi nyo pala ako kadugo. Siguro naman, maaari na akong umalis sa inyo para hanapin ang sarili ko ng hindi na sumusunod sa lahat ng utos nyo. Dagdag pa ni Jacob. Nang gabing yun, umalis ng bahay nila si Jacob at hinayaan naman ng mag-asawa yun. Umaasa silang babalik naman ito kapag naging maayos na ang takbo ng kanyang isipan. Ngunit hindi nila inaasahan ang paglusob ni Mang Ramon kasama ang iilang kasamahan nito ng oras na yun. Nagimbal ang mag-asawa sa ingay na likha ng mga ito, lalo na nang sabihin ni Lolo Eduardo na may panganib na nagbabadya. Siguro naman, ibabalik niyo na siya sa akin, hindi ba? Ngayon na alam na niya ang lahat, dapat na rin kayong walisin sa mundong to. Halakhak ni Mang Ramon bago ito mabilis na naglakad palapit sa matanda. Hinawakan niya ito sa leeg bago hinagis sa mag-asawang ngayon ay walang kalaban-laban. Sila na nga itong nawalan, sila pa ang mawawalan ng karapatang mabuhay. Maya-maya pa, nagsalita naman si Maricon nang, "Husto na ito, Ramon. Kung tutuusin, gumanti lang kami sa ginawa mo sa aming anak. Hindi ba dapat magpasalamat ka sa amin? Dahil sa kabila ng ginawa mo sa bunso namin, ay pinalaki pa rin namin ng maayos ang anak mo. Tinuring namin siyang..." Tama nang satsat, Maricon. Gusto kong makatikim ng sariwang laman ngayon na. Wika nito at mabilis siyang hinatak nito at hindi naman makagalaw ang kanyang asawa na hawak-hawak ng iba pang nakakatakot na nilalang. Noon pa ako nagtitimpi sa inyo at ngayon na may pagkakataon na ako, sisiguraduhin kong nibuto nyo hindi na matatagpuan ng anak kong si Jacob. Dagdag pa ni Mang Ramon. Napakasama mo, Ramon. Tandaan mo, kahit mawala kami, hindi ka magiging masaya kahit kailan. Bago pa man matapos ni Maricon ang sinasabi niya, nakita niya ang pagkahandusay ng iilang mga kasamahan ni Mang Ramon sa lupa. Wasak ang dibdib ng mga ito. Napaupo sa lupa si Maricon habang wala namang malay ang kanyang asawang si Archie. Sa kabila ng mga dugong tumalsik sa kanyang muka, nakita niya ang anak na walang humpay na kinakain ang hawak nitong mga laman loob. Nanlalabo ang mga mata niya habang nakatingin kay Jacob na halos hindi na niya kilala. Kasabay nun ang paghalakhak ni Mang Ramon. Maya-maya pa, nagsalita naman si Jacob na nga, "Sinabi ko na sa'yo, huwag niyong sasaktan ang mga magulang ko." Tanaw na tanaw ni Maricon kung paano naglaban sa kanyang harap ang mag-ama. Agresibong kinagat ni Jacob ang leeg ni Mang Ramon at pagkatapos ay ibinagsak ito sa lupa. Anak. Huling turan ni Mang Ramon. Pagkatapos ay paika-ikang nilapitan ni Jacob ang Lolo Eduardo niyang wala ng buhay. Humahangos niyang niyapos ito bago sumunod na nilapitan ang ama na unti-unti nang gumagalaw. "Talagang hindi na kita, anak. Pero kung mamamatay lang din ako, sisiguraduhin kong mamamatay rin itong nanay-nanayan mo." Pilit na wika ni Mang Ramon na buhay pa pala. Kasabay nun ay akma na sanang kakagatin ni Mang Ramon ang liig ni Maricon. Pero mabuti na lamang at mabilis siyang kinalmot ni Jacob. Dahilan para tumilapon siyang muli. "Anak ako ng halimaw, pero hindi ako magiging halimaw. Gagamitin ko ang lakas kong to para sa kabutihan." Galit na saad ni Jacob. Pagkatapos ng libing ni Lolo Eduardo, nagpaalam si Jacob na aalis sa pudera ni na Maricon at Archie.
pero sinabi nitong kapag kailangan nila siya ay darating siya anumang oras. Iniwan din ito sa mag-asawa ang mutya ng mais bilang tanda na minsan ay nabuhay siya kasama ang mga ito. Umalis na rin ang mag-asawa sa baryong yon para makaiwas sa mga tanong ng kapitbahay nila. Sumunod sila sa mga anak na nasa ibang parte ng lugar nila. Ang nakapag-asawa nilang anak na si Janjan at Gerson. Ayun, so natapos din sa wakas tong ano natin, mutya ng mais. So nakapag-request tayo ng part 2, no? Pinagbigyan tayo ng writer natin at napakaganda ng ending naman, no? Pero sa sobrang ganda, parang bitin pa. Pero ito na yung finale na to. Part 1 and ito yung part 2 finale kaagad. So napakaganda, di ba? At maraming salamat sa lahat ng nakinig nito sa mga nakapakinig ng part 1. Ito yung karugtong. Ayun lang, wala pa rin tayong shout out, no? At medyo hindi pa talaga bumabalik yung boses natin. Pero medyo okay na siya kahit papano. Yun lang, maraming salamat at kita-kits tayo sa susunod na kwento. Next upload natin, libon na. Pahinga lang ako konti, siguro mamayang hapon, libon na.